makipagsursuro nga agpalawag. Sakbay ti amin nagdayawag iti maymaysa nga lawag. Isuday ta ti man nakabalin nga namarsoa ti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarsuana iti suy ti langit, may kaduwa iti gaga, may katlo iso ni Adan. Agdayawag iti pinarsuan ni Adan, iso na ni Eva. Agdayawag iti divino personal iti Dios Ama, Ama Martignano Managelo Damagan Taros Talosik, iso na iti personal iti langit. Agdayawag iti divino personal iti Dios Anak, iso na ni Maria Conchita Santiago Ilagan, iso na iti personal iti daga. Agdayawag ti divino personal ti Dios Espiritu Santo, ken divino personal iti Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayan iti sangalubungan. Agdayawag iti naggapanak duwang ayat, iti tatang ko ni Francisco Francisca, iti nanang ko ni Francisca Francisco. Kadagiti amin nga muna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland, ken iti promiseland, ken iti amin nga mangiwarawaragawag iti Dios. Agdayawak kadagiti muna, ken kadagiti ang dinama. Agdayawak iti bungami, ken iti kapusok, isuna ni Faustina Petronio. Siak da iti anak yu kapsatyo, Petronio Faustina, na yanak iti magsaysay district, nagilya ni Isabela. Adayjay iti dagusna, adad iti motherland, second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Adda nga umaya makipagsursuro nga mangilawlawag, mangipakaammo, mangipakaawat iti Dios. Amwen na iti Dios nga da kanyana, kenno kasanun nga iligtas iti bagina iti patay para iti biyag nga agnanayo. Naragsak nga piyesta iti Sabado kada tayo aming kakabsat, piyesta nga panangipakaammo. Panangilawlawag yan, panangipakaawat na kapsat, ang sipot tati ko nati, personal iti langit, nga iso ni Ama Martignano Managelo na magantalusin. Awan pa iti makamam mo iti Diyos. So kakapsat, at naman hindi iti kapsat nyo, na umaymanin nga magipagsursuro, nga mangilawlawag, mangipakaawat iti Diyos, kakapsat, na ngamin, hindi ko nakarugmanin kakapsat, nga kuna ni Ama Martignano, awan ti makamam mo iti Diyos. So nga namirisin ken panunutin tayo kakabsat, nagiti garud nga nariingan, kakabsat nga pamati, minu tradisyon, ngayon nga surusurutin, tultulatin, kakabsat, nga awan mo ti tinawawatan tayo, kakabsat ka na kita. When awan ti maawatan tayo nga aming nga kabalinan, kakabsat, nagita nga ar-arami din no nila yung para iilat tabagi, kakabsat. Iti na sakit, kakabsat. Ito nga bagi, kamsat nga iso pa kay kapwanan amin na kita, iso di po naman manin ni Ama Martignano kamsat nga awan pa iti makamam mo iti biyak kin iti bagina, kada tayo kamsat. So napatid ka di kamsat nga ma'am amu tayo amin na kito kamsat nga kunan ni Ama Martignano kamsat. Ang sipod na kamsat ha, dahi tikit kibaga namit nga saan nga may pilit kamsat. Ngem no kasano ti kapatid na kaya tayo na iti kakabsat nga pakasaritaan ngamin kit si Bubu kakabsat si Bubukil nga tao kakabsat na iti nga pakahistoryaan Diyos laing kakabsat iti naaramat kakabsat iti nga sarita ngam diya pakahistoryaan kakabsat diya kabuklan kakabsat biyakin bagi tayo kakabsat diya tepganap iso na iti nga sakit unay kakabsat nga pudno iti dinaydayaw iti aming atao kakabsat nga Dios handamat nga amam mo kakabsat so sayang kakabsat isang nga uri no kasano nga panagkararak panagkidaw kakabsat iti tulong ino panangaasi iti Dios kakabsat kanya tayo kasano nga mapatgan ket santay mo't nga amam mo ni Diyay kakabsat Dios nga ibagbaga tayo kakabsat. Iso nga masapul garot ya kapsat. Itata kapsat iti umuna nga aldaw iti kalendaryo. Diyan kalendaryo, kalendar ko, kalendar tayo amin, kapsat. Amin amat nga DJ, baro nga tawin, baro lang aja kalendaryo. Hindi kami nga nag-based na, kapsat. So,
Iti napalabas kakabsat nga ragragsak na naselebraran iti Paskwa ken iti dito nga baru kakabsat nga aldaw ti kalendar asat baru tara so katan digitaan dati man di baru kami nagbaliw-baliw kakabsat nga mura pa'y nagbaliw-baliw kakabsat iti kalendar digitaw sampay nabaliwan asat ori di na marsa mo nabaliwan kakabsat ngayon digitaw kakabsat Ye agdaydayaw, agdaydayaw pa ilangahan na pa ilang amuya pagdaydayawan na. Agyaman tayo, tinitin nga sorsoro, kakabsat. Ano dumungig kayo, kakabsat, itisao, ngayon iti pambagbaga, ngayon nagbibigin namin sa ikit, agamilis kayo, kakabsat, mamamuyo ni Jai, nagkapuanan nyo, kakabsat. Ngayon na nagma, namarsoa, kaya na tayo. Isugarin nyo na, mirisim kayong panunutin, kakabsat, iti kahiwaga, kakabsat. Di man nakabalin nga Dios. Ige pinarsuana, kamsat. Iti mo nga maawatan. Kamsat, iti panangamom, panangawat mo. Iti na ito yung asurusuro, kamsat. Di yung Diyos nga man nakabalin, ige pinarsuana, kamsat. Ipakaawat na king ka, maawatan. Iso nga, na ito yung asurusuro, kuna na yung mga Martiniano, hindi ka kamsat, nga kuna na, hantayo nga amuno kasanutay nga agbibiyak. Kakabsat, pudno, kakabsat, sa nudsunay may titao nung kasanong agbibiyag, kakabsat. Nadaman yung ikabay mo nga nakatugaw, kakabsat, dita, ngagdingdingig, pinagbuybuya, kakabsat. Nga, napay nga nang ikanda ito yung palawag, kakabsat. Damagim kanya na nung kasanong agbibiyag. Kakabsat, katikunan ni Ama Martiniano, kakabsat. Awan, hantay pa yung amun nung kasanong tayong agbibiyag. Isa nga digit ya amin nga mensahe, kakabsat, kit, isa digit iti ilaw-lawag mi, ipakaawat mi kada kayo, kakabsat. Namin, iti amin nga tao, kakabsat, namati, nga, iti namarswa kanya na, di man nakabalin, nga Diyos, kakabsat. Itata, kakabsat, kaya't ni nga rod nga, untunun wino, palutputin, kakabsat. No kasano na kayo nga pinarswa di man nakabali nga Diyos. Kakabsat. Tari-tari yung sarita. Sarita nga kunada. Kasala iti aldaw iti Biyernes kakabsat di Jai. Ada iti nangilid iti si iti Lualo. Kakabsat. Nga dimawat di man nakabali nga Diyos di pamindisyon. Pindisyonan na digit yung tal-talon. Kastamit ka no. Digit niya nga mangiturturong, wino manartaray with me, di nga gobyerno, wino ahensya ti gobyerno. Kino, anirisim yung pananutin di dya, kabsat, kastamit, kabsat di dya, hanya napintas di dya nga sarita, kabsat, apay hantay wamin nga may lintag di dya sarita, nga hantay nga usarin dito nga sarita nga kastamit, kabsat. Kaya pangdisyon iti Diyos, kanya tayo nga man nakamalin, uray mat di gito, ikanana, kasi ako eh, mabali mga sukatan ti ura, yan ngayon, kakabsat. Ang akastamit, kakabsat, kalpasan niya pa nagkararag na, yan man nakabaling nga Diyos, kakabsat, ikaw na nag-iitinagan ka no ni Jesus, kakabsat, wino ni Jesus Cristo, kakabsat. Saludsud, kakabsat, kita kayo. Anyamot nga iti, maipagpanakil yung mga panakabaling ni Jesus Cristo, kakabsat. Ang kubirbirokin ha, kakabsat, detoy. Ngayon sa lutsudik lang kada kayo, daaming ngamin nga namati kanya na, itinagan iti, itinagan ni Jesus kakabsat, maipahay amin di gijay nga ayat kayat nyo, wino pagayatan nyo, kakabsat. So, di kita nga blessing, di kita nga bindisyon, kakabsat, ngayon bindisyon ni Apo yung Jesus, kakabsat, ngayon suti Diyos yo, kakabsat, nagkapo kanya na di kita. Kakabsat, iso day ting oro tatang kapsat iti saludsod day ti kapsat yu na day kita kinagapu kanya na kapsat winuhan ta api namin nga saludsod kapsat iti doy mas dawak eh kapsat namin kapsat iti panakaamu yun iti nga Heso Kristo kapsat limagasot nga tawin agkarkararag kapsat inted na rin kita nga blessingin nga magrigrigat kayo may lata pagrigrigatan nyo lagda di kita nga mapaspasang tayo kapsat mapaspasang tayo kapsat pagrigrigatan tayo anot nga blessing kapsat nga kapukanyana data
kasjay, nagsat, dijay. Hansa kakabsat ta, iti na iti nga sursuro, kuna niya mamartinyano. Iti panangam mo tayo, di ginagkapuanan tayo, wino na marswa kanya tayo. Naisagana amin ang tiparakada kayo, ang kaya ang trabaho, kuna nakakabsat eh. Haan nga rut kakabsat. So, baliwan nyo kakabsat, iti sino nakaturog kayo, gaputi kapaot kakabsat, iti panamati yung tinita nga libro Biblian, kakabsat. Kaya naturog kayo ni Dan, masapulag rin kayo, kakabsat. Baro nga aldaw, kakabsat, inumula nga aldaw, iti kalendar. Primero, kakabsat, iti Espanyol. Umuna iti Ilocano, kakabsat, January 1st ngayon. Isa di siya baro nga kalendar. At damanin din kakabsat yung, umay nga mangyamam mo, mangilawlawag kakabsat, kanyayo. Di siya kakabsat. Iti kakabsat nga ibagak, uri ibagak nga pudno, ibagayong haan nga pudno, ada aming kanyati nga hindi siya kinapudno. Iso nga si tayo, ti makasapol nga mga mo, di siya kinapudno. Kakabsat. Tara iti nga sursuro, kakabsat, iti Diyos, ipakamuna kanyayo, haan nga tao. Kakabsat, haan nga tao, iti Diyos. Iti Diyos, kakabsat, ket man nakabalin. Dahiti nga man nakabalin, kakabsat, isa di siya ko na niya mamartinyano, awan pa iti makamam mo. Kakabsat. Sigurot nga, iam amok nga rin kanyayo itata, nga iti man nakabalin, nga tinaydayaw tayo amin, si dayta nga lawag, kakabsat. Tanaytan, hangka mas daaw, wino, nakaskas daaw, nagbasit kakabsat dayta, nagbasit dayta nga lawag, tadaring na itatan, ngayon iti lawag na kakabsat dayta sa nga lubungan. Kakabsat, ket day tabara na, kakabsat, agserbi kanya tayo, kakabsat. Malaksid ka nag iti produkto, kakabsat, iye biyag iso pa'y naggapuanan na, kakabsat, iye biyag tayo na iso pa'y naggapuanan na. Iso tiya mamumi kanyayo, kakabsat, apay. Agsibol ka, kakabsat, iso nga rin iti diya kunakon, kakabsat, ang Diyos po na lumikha ng tatlong persona na ikinabubuhayan natin, hindi nyo pakilala. Mga kapatid, ngamin kakabsat, isang orde titigay, dayta nga man nakabalin, kakabsat, na marswa. Iti pagbibiyagan tayo, talo persona, langit, kakabsat, yung muna, dagat, yung may kaduwa. Ni Adan, iti may katalo, kakabsat. Ngem dayta, kakabsat, nga pakaistoryaan, babaan ti talino, kakabsat, nakaburan. Ipinangrikap da, kakabsat, iso di yung libro Biblia. Iso nga, antay nga na ammo, kakabsat. Ngayon magyaman tayo, tira iti nga sursuro, kakabsat, iti panakaamu tayo, na iti nga sursuro, kin panakaawat. Irikap tayo di yung libro, kakabsat, libro Biblia. Tap na may ammo, kanyayo iti langit, iti daga, kini Adan, kakabsat. Tap na iti si bubukal nga lobong, kakabsat. Mamamu tayo iso na. Masapul nga mamamu yun iti si bubukal nga lubong, kakabsat. Sa parang nga lubong nga maawag, kakabsat. Ngayon na amu tayo pakasaritaan, dahit yung nga lubong, nga pinarso ti man nakabaling nga Diyos, sino ti pudno nga lubong, kakabsat. Siti nga tao eh, kakabsat. Anya ti nagkapanan tayo, ya Diyos nga man nakabalin, kakabsat. Nagbalin nga tao, babain iti pinarsoana, kakabsat. Iso niya kung nakangahan yung baliwan ti istorya, kakabsat. Ngamin, naglawag da iti nga pakasaritaan, kundi iti nga panagbibiyag tayo dito, kakabsat. Iti nga daga, winorete nga lubong, kakabsat. Awan sa bali, nagkapuanan tayo. Si buwukil, matlaing nga lubong. Ngayon babaen iti talino, kakabsat. Awan, iti nang ilawlawag, kinang ipakaamo, na iti kinapudno. Dahito yung laing nga sursuro, kakabsat. Iso nga masapol, iti kunana ti personal iti langit kin personal ti daga, kakabsat. Idinamit tay isuna, kakabsat. Kunada, masapol nga agreeing kayon. Agamiris kayo, kunada, kakabsat. Ngamin, kakabsat,
Kudula wala dito po nani ni Ama Martignano. Dabsat. Nga, awan ti makaamu ti Diyos. Awan ti makaamu ti naggapuanan na. Dabsat. At aka di kakabsat yun, awan ti makaamu. Uray pa di pa nagbibiyag tayo kakabsat. Tinultulad tayo lahing kakabsat. Amin ti, inadal mo man. May isa ka mga talino kakabsat, matalino. Nagadal ka man, nagisuro ka man kakabsat. Ngayon, kakabsat, iinadal mo, itireting ko sursuro, ang kamay dasi, kakabsat. Kaksipot kakabsat, itireting ko sursuro, saan nga nagadal iti libro, kakabsat, ngayon, ipalawag na king ka, lukasan mo kang agbibiyak, kakabsat. So nga, giyaman tayo, kakabsat, itireting ko sursuro, mamuta yun, kakabsat, maamuan tayo, lukasan mo tayong agbibiyak. Isudeti nga ribeng na laing kakabsat, nga amuntay nga rin iti langit, iti dagakin ni Adan kakabsat, tapno amuntay tintay nga pagdayawan, ken pagdawatan iti panagyaman. Wenno ipaayan, iti panagyaman ken panagdayaw, kakabsat. So nga, iti nga sursuro, no man, handa man nga ikabilangan kakabsat, tahan ka no nga, at again libro, ngayon ito yung kakabsat nga amirisin kim pananutin. Kakabsat. Bigay Diyos nga ibagbagayo nga namarswa kanyayo. Kakabsat. Pero kinyo man tinted na kanyayo. Kakabsat. Get awan. Yan na dahit yung kasursuro kakabsat. Itiintay nga amirisin kim pananutin. Kakabsat. Ngamin ipalawag na kanyayo nga tikabalinan ni nga Diyos. Get iso tilawag. Ito nga rin di diya yung limang nakabalin, nilawag. Kakabsat. Ayat. Kakabsat. Babae ni si nga ayat, kakabsat, na paraswa tayo. Iso nga da, itibiyag, kakabsat, kanya tayo. So, no, amirisim kayong panunutim, kakabsat, no, haan nga iti ayat ni tatang kininanang mo, kakabsat, ang kanapad da, kakabsat, ang kanapad da, nuhan niya gapot ti ayat ni tatang kininanang mo. Takapsat. Isang arti ginaramit ni Adan kin ni Eva. Takapsat. Ngay timat tinangalaan da nga ng papasulan kanya da. Takapsat. Kitaan niyo ha. Iti ko na na kakapsat. Niki Buloy. Niki Buloy. Kakapsat. Sikat na itan ng pasikat ang tapay. Takapsat. Kunana. Ni Adan kunana kit nasuloy sugkin ni Eva. Isang nga nagpasul kunana kin iti Diyos. Kitaan niya ti Katalino na, kakabsat. Pinagbasol na diyay ni Adan kin ni Eva, kakabsat. Isumit ti saludsod ni Ama Martignano, kakabsat. Amamuyo ni Adan. Diyay, kakabsat. Ngayon ti kunano ni Ama Martignano, kakabsat. Awan ti makamamu kin ni Adan, malaksid lang iti Diyos. Malaksid lang iti na marasuawin o diyay Diyos naman nakabalin, kakabsat. Ket awan mi ti makamamu iti Diyos, malaksid lang kin ni Adan. Kakabsat, itata nagparang, kakabsat, iti talino, hindi nga apostol nga nangibaga, kakabsat, nga nag-istorya, may panggapitin na itang libro, unana ni Adan, kakabsat, nagbasol, gapo di jay, nga pasamak, kakabsat, hindi nga nag-istorya nga apostol, amuna nga tamo, nagkapuanan na. So, nagiti kakabsat, nga jay, narigat yung sarita, kakabsat, namin, nga, kakabsat, ta, siyempre, kakabsat, no, mo nga mo yung pakahistoryaan, talaga narigat, kakabsat, kinan mo nga maawatan. Ngayon na maawatan, kakabsat, di istorya, amo narigat, kit nga awatin, kakabsat, tadi diyan mo ilaing sarita, di yung kabalinan na, di mang ilawlawag, wino mang ipalawag, basta maawatan. Kasi laki ni Yeli Suryano, kakabsat, di istorya ni Abraham, kini Yeso Kristo. Sigo ni Yeko Nana, kakabsat, ni Yeli Suryano, iti kanunanahan, kakabsat, iti gitna, unana, nakita kanun ni Abraham, ni Yesu Kristo, kit saan nga tao, unana, kakabsat ni Yesu Kristo, saan kanun nga tao, pero di je kanun, espiritu nga nanahan sa gitna niya, je kanun nga nanamam muna, di je nga sarita, kakabsat, narigat, narigat nga mailawlawag, kaya, anyayo, kakabsat, dadya nga sarita kit narigat nga mailawlawag kada kayo wenno kanyayo taan nyo kami nga maawatan kakabsat
Ngayon kanyat nga makaawat, kakabsat, dayjay. Haan nga kasdya, dayjay pakaistoryaan na, kakabsat. Dayjay kami, espiritu, kakabsat. Saan nga iso dayjay nanahan sa gitna natin, hindi. Kakabsat. Dayjay espiritu kami nga kunana, kakabsat. Hanga makita, iso dayjay nanahan, kakabsat, kanyi, sa gitna natin, hindi. Hindi yun po. Kasi yung nanahan sa gitna natin, yun ang kapangyarihan eh. Kapangyarihan ng Espiritu Santo yun, yung nanahan. Sapagkat yung Espiritu Santo ay katawan. Ang nanahan sa gitna niya, ay yung kapangyarihan, yung makapangyarihan ng nanahan. Kaya nabuhay yung Espiritu Santo na yun ang magbibigay ng buhay. Mga kapatid, diyo Espiritu Santo nga binuhay yung kapangyarihan, Diyos Espiritu Santo na siya. Sapagkat ang ibig sabihin ng Diyos Espiritu Santo, Diyos at katawan yun. Tao yun yung Espiritu, tao, katawan. Ang nanahan sa gitna niya ay yung makapangyarihan. Yun ang Diyos. Ngunit, wala pong nakakilala yung Diyos. Bakit? Ito na po. Ang sabi ni Amang Martiniano, ang Diyos po, sabi niya, ay nasa sa inyong lahat. Ano ang Diyos na nasa sa ating lahat? Kilala niyo ba yung Diyos na nasa ating lahat? Wala. Pero ipakilala po ang katuruan ito, ang Diyos na nasa sa ating lahat, ito yung buhay natin. Kilala niyo ba ba yan? Kilala niyo ba yan? Yan po ay iisa lamang buhay. Iisang buhay lang yan. Ang buhay ko, buhay mo, buhay ng buong sanlibutan. Iisang buhay lang ang mayroon sa atin. Mga kapatid, yan ang Diyos na makapangyarihan. Kaya kung sinabi man ni Ama Martiniano na hindi pa natin alam kung paano tayo nabubuhay, wala nga nakakilala sa buhay eh, na ang bumubuhay sa atin ay ang buhay. Bakit? Kumakain ba yung buhay? Hindi. Ngunit saan po nagmula ang buhay na ito o buhay na yan? Hindi niya nga rin kakabsat niya. Di ba yun ang kinukwento namin? Ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos nagkatawang tao. Kaya yung awit namin po, si Adan, Diyos ken tao ni Ama Adan. Sapagkat ang bumuhay sa kanya, yung buhay niya ay yung Diyos. Hindi niya Ama yun, hindi niya Ama. Si Adan po ay hindi po niya Ama yung Diyos. Hindi. Sapagkat yung buhay po ni Adan, yun yung Diyos na makapangyarihan eh. Nagkatawang tao. Hindi yung sinasabi nilang Kristo. Hindi. Kaya, walang kasalanan si Adan. Sapagkat si Adan, walang alam. Wala. Sapagkat, pagkatao niya, meron bang nanay, meron bang tatay? Wala. Di ba po? Kaya, si Adan, ang ama po ng sanlibutan. O, kung ayaw nyo, sino ang ama ninyo? Hindi naman pwedeng natawaging ama yung liwanag eh. Hindi. Ngayon, tignan natin, ano ang ibinibigay ng liwanag sa atin? Nagmula noon hanggang ngayon, ang liwanag po ang nagbibigay ng energy natin. Sapagkat kung walang liwanag na yan, eh paano tayo mabubuhay kung wala yung liwanag na yan? Kung meron pa nga liwanag, ang lamig-lamig eh. Gumamit ka pa ng kamal-kapal na mga jacket, mga damit, para lang mayroon kang
pang alternatibong init ang katawan dahil sa damit. Di ba po? Pero kung wala nang magagamit na damit, wala nang heater, paano ka pa? Wala na. Di ba? Kung may liwanag, katulad sa ban ng Abril, kahit hindi ka rin gumamit ng damit eh. Kahit lumabas man ang pawis sa katawan, maginawa pa rin. Magandang pakiramdam. Po. Pero, ngayong araw na ito, sa December po, ay yung taglamig nga, kung walang liwanag, maligo ka nga kailangan mo ng heater. Po. Ayan po yung kapangyarihan po ng liwanag. Maliban yung buhay, po, yung kapangyarihan pa niya, yan po ang ilaw natin. Yan po ang buhay natin. Kaya nga, Diyos po ay liwanag, Diyos ang pag-ibig, Diyos ang buhay. Po. Iisang Diyos lang yan. Tatlo po nabigkas, pero iisang Diyos lang yan. Liwanag, pag-ibig at buhay. Mga kapatid, tatlo man nabigkas, ngunit iisang Diyos lamang yan. So, sino ang Diyos na yan? Si Adan. Nagkatawang tao na po yung Diyos na makapangyarihan. Sa pamamagitan po niya, ni Adan, siya po ang lumikha ng kawangis niya na iba sa kanya ayon sa iba. So kung limiin mo po ang katuruang ito, ito po ay kasaysayan ng isang buong pamilya na yung ama at ina, ang daming anak, walang nakakilala sa kanila. Ito po ang gusto na ng ama at ina na maunawaan natin sapagkat mali ang kinilala natin. Hindi tayo nalikha sa iisang Diyos lamang na yung sinasabi nila, yung Diyos na pinaniwalaan nila, katulad ni Yahweh, ako ang Diyos, ako si Yahweh, sabi niya. Hindi po, hindi kayo linikha ni Yahweh na nagmula po sa alikabok. Tayo po ay nalikha po ng dalawang pag-ibig. Kaya nga ito po yung kaliwanagan, yung salita, liwanag, pag-ibig at buhay po. Yun po yung ipinapaliwanag namin na Diyos, di ba? Po. Sapagkat yung makapangyarihan, linikha na nga ang langit. Ang langit po ay bubong. Sapagkat kung tignan natin po ang inihanda po ng Diyos o linikha ng Diyos, ang una po niyang linikha ay tahanan. Tahanan para dito tayo mabuhay. Po. Dito lang sa lupa, hindi sa langit. Dito lang sa lupa tayo mabubuhay, hindi tayo mabubuhay sa langit. Kaya yung salita po na ginagamit nila, kung minsan hindi nila nakikita, hindi lang sa langit, sabi nila, hindi lang sa langit tayo mabubuhay. Dito tayo sa lupa mabubuhay. Tignan po ninyo yung salita. Yung salita na yon na hindi lang sa langit tayo mabubuhay, hindi, talaga hindi tayo mabuhay sa langit. Dito lang sa lupa. Sapagkat dito nga ang paraiso. Hindi naman paraiso sa langit, hindi. Hindi. Dito sa lupa ang paraiso. Kaya nga, limiin natin mabuti ang inihanda po ng Diyos na makapangyarihan. Hindi pa naging tao siya, hindi pa kapangyarihan, makapangyarihan pa lang siya. Yung berbo nga eh. Nung naihanda na po o nalikha na po ang langit at ang lupa at yung katawan, dito na po ang salita o ang berbo na nagkatawang tao, ito na po yung linikha niyang katawan. Yun ang gagamitin si Adan. Sapagkat sa paggamit niya sa katawan na kanyang linikha, dito matutupad ang kanyang pangarap na siya po ay magpamilya sa pamamagitan po ni Eva.
nalilikhain po yung Diyos naging tao na. Sapagkat yung Diyos, lumikha ng tao, isa lang nilikha niya eh, si Adan. Nung nagkatawang tao na yung Diyos, o yung berbo nagkatawang tao, na si Adan po ay lumikha ng kawangis niya na iba sa kanya. Ito na po si Eva. Pagkatapos po, nang nalikha na niya Eva, meron nang maglalarawan po sa lupa, sapagkat sa lupa kumuha si Adan isang dakot na lupa. Nililok niya, eh, siyempre, sa paglilok niya, kawangis niya na iba sa kanya, sapagkat babae, ito na po yung si Eva. Ang lupa, isang dakot na lupa, nagkatawang tao na, ito na po si Eva. Nung naibindisyon na ang buhay kay Eva, o nagkatawang tao na nga si Eva, tao na o. Ngayon, ang sabi po ng Diyos sa kanila, na ito na po na gamitin ninyo ang inyong kasarian, sabi yung makapangyarihan. Ito po ay nagamit lang yung salita para maunawaan po ninyo. Para parang inutosan nga ng Diyos si Adan na lumika, gamitin nila yung kasarian o rimienta sa Ilocano para lang maunawaan ninyo po ito. Ngunit sa palagay ko hindi ganun eh. Pero pagpapaliwanag nga lang eh para maunawaan ninyo. Sapagkat sa paggamit ng kasarian o sa rimienta sa Ilocano po, sa pamamagitan ng dalawang pag-ibig, ginamit po ng lalaki at babae ang kasarian, dito tayo magkaroon ng tao eh, o buhay. Kasi yun ang ginawa ni Adan at Eva. Kaya nga, lagi kong ipinapaalala po sa inyo, habang ako yung nagpapaliwanag, naisipin ninyo ah, na ang likha po dito na tao ay isa. Ito lang si Adan. Wala nang iba. At ang nagkatawang tao na berbo, na si Adan, lumikha rin ng kawangis niya. Dalawa na sila. Saan nagmula si Eva? Sa lupa. Ang linikha po ng Diyos na langit at ang lupa po, ito po lamang yung pinagmulan ng kasaysayan. Langit at lupa at yung Diyos na makapangyarihan. Ito lang yung kasaysayan ni. Kaya nga ang katuruan ni Ama Martiniano Managilod na Magantalosik at Inay Consita, iisang Diyos na makapangyarihan na lumikha ng tatlong persona na ikinabubuhayan natin. Ayun po yung kasaysayan. Pero sino ang nakaunawa sa kasaysayan po ng iisang Diyos na lumikha ng tatlong persona na ikinabubuhayan natin? Walang nakaunawa sa nakaraan. O. Ngunit ngayon po, sa pagdating ng panahon na magkaalaman na yung katuruan na iwan ni Ama Martiniano at Inay Consita, may papaliwanag na po sa inyo na ang kasaysayan ng katuruan, pamilya po ito na ang daming anak yung Diyos na makapangyarihan, pero wala po ang nakakilala po sa kanya, maliban lang yung magpapakilala na at magpapaunawa na sa inyo kung saan po kayo nagmula. Kaya kung isipin natin po yung ipinagmamalaki ng mga matalino at matalinong tao na nangangaral at nagpapakilala sa Diyos, wala kayong nalaman. Bakit? Sapagkat kung tanungin namin sa inyo kung ano ang Diyos? Si Jesucristo? Hindi si Jesucristo ang Diyos, hindi. Yung ngayong liwanag na makapangyarihan. Oh, ayan yung nagbibigay sa atin. Kaya kung isipin ninyo po ngayon, ang sinabi po nung nagsulat sa wall ng cellphone namin,
makikilala na daw yung Diyos. Sinong magpapakilala sa Diyos? Mga kapatid, sinong magpapakilala sa inyo yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? Sila ba na matatalino? Bakit hindi pa nila ipinakilala noon? 500 taon na po, 500 taon na po, mahigit na 500 taon. Kasi sa 2021 po, sinelebrar nila 500 years, 22 na tayo ngayon. Di hindi na lang 500 taon yung Bible. Ngayon nyo lang ipapakilala yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Po. Oh. Di wala na. Paano nyo pa mababago ang kaisipan ng tao? Ang paniwala ng tao ngayon? Kami na yun ang papaliwanag po yung kasaysayan po ng Diyos na kayo po ang kasaysayan. Tayo po yung kasaysayan ng Diyos. Wala pang maniwala. Ngunit kung isipin ninyong mabuti po, tama si Ama Martiniano, ang kasaysayan po ng Diyos, tayo eh, tayo. Tayo na mga tao, ang kasaysayan po ng Diyos. Kaya ngayong langit at ang lupa, tinitignan lang natin yan na langit at lupa. Ngunit ang lupa at ang langit na yan, tayo yung personal niya. Kilala niyo ba ang langit at ang lupa? Hindi. Kaya nga, magpapasalamat tayo sa katuruan ito, ipinapakilala na sa inyo ang langit at ang lupa. Ang langit na yan, yan po ang ating buhay. Buhay natin yan, langit. At ang katawan natin ay ang lupa, sapagkat diyan nalilok po ang katawan natin sa ina. Sa ina po ang lumilok po sa atin ang katawan, sapagkat ang ina, yan na nga yung ulmaan, yung bulaklak na sumibulan. Yun po ang ipinapakilala at ipinapaliwanag ang katuruang ito po sa inyo. Kaya huwag nyo nang baguhin ang kwento. Ngayon, dito na ninyo malalaman po langit, lupa, at yung Adan. Yun po ang tatlong persona o Trinity na walang nakakilala maliban lang sa katuruang ito, mga kapatid. Sapagkat yung Trinity na tinutukoy ng librong yan o aklat na yan ay ito po yung langit, lupa, at yung katawan ni Adan. Yan po ang likha po ng Diyos. Ngunit ang likha po ng Diyos, wala pong nakakabasa. Walang nakakakilala. Maliban lang sa katuruang ito po. Kaya nga, maniwala man kayo o hindi, ang sinasabi po na Ama Martiniano na kasaysayan ng Diyos na tayo, yung kasaysayan ng Diyos, o sino, walang maniwala kasi hindi nyo pa nakilala. Ngunit kung makilala nyo ang katotohanan, tunay po na tayo po ang kasaysayan ng Diyos na makapangyarihan. Sapagkat tayo po ay hindi po tayo nabubuhay na sinasabi nila na pansarili lamang. Hindi po. Hindi ka mabubuhay sa sarili mo lamang. Nabubuhay tayo po sa pamamagitan po ng dalawang pag-ibig. Kaya tayo po ay nagkaroon ng buhay. Kaya kilalanin natin po. Nagamit ang magulang natin bilang sila po ay instrumento o kasangkapan ng Diyos para tayo po ay malikha. Ngunit ang Diyos na makapangyarihan, ni siyan po ang pinagmulan po. Yun ang gusto naming o gusto ng katuruan ito na ipakaunawa po at ipakapakilala sa inyo. Sapagkat wala pang nakakilala nagmula noon hanggang ngayon.
Ngayon po, sa bagong kalendaryo, eh siyempre sa libro na naman, walang iba. Ang sabi ng kapatid natin, kanina po, lumos namin, hindi naganap ang lahat ng mga propesiya na sinasabi po ng mga nagpa-prophecy. O, magpasalamat po tayo sa Diyos, hindi pa panahon. O yung mga, hindi natin hanapin yon na nagaganap sapagkat ang tao po ang kawawa. Ito po ang tsansa natin o tsansa ninyo na kilalanin yung katotohanan. Mayroon pa kayong tsansa sapagkat hindi pa naganap ang mga propesiya. Kaya po, muli na naman, ang katuruan ito ay nagpapaliwanag po sa inyo na kilalanin ninyo ang Diyos sapagkat yung salita nga na nagsasabi, si Amang Martiniano sabi niya, wala pa ang nakakilala sa Diyos. Kaya ulitin namin po na naman yung salita na ang salita po ni Amang Martiniano sa amin noon, kilalanin natin ang Diyos, kilalanin namin o kilalanin natin ang Diyos sapagkat wala pang nakakilala sa Diyos maliban kay Adan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo po na hindi na po kayo mahirapan sapagkat mayroong nang nakaunawa sa kasaysayan po ng Diyos. Sapagkat ang kasaysayan ng Diyos ay buhay at katawan natin. Ang kasaysayan po ng Diyos. Paano po kayo nilikha ng Diyos mga kapangyarihan? Paano po kayo nabubuhay? O saan po kayo mabubuhay? Ayan po yung mga salita eh. Kaya wala nga nakaalam. Wala. Sapagkat sa talino, ito po ang kinilala natin. Kaya umabot ako sa punto, kung ako'y nagpapaliwanag, kung ayaw niyong paniwalaan ng langit, ng lupa, at ang liwanag na yan, wala kayong karapatan mamuhay dito. Sa libro lang kayo mabubuhay. Oh. Ngunit ito nga, ulitin ko po, mayroon pa kayong tsansa na limiin at isipin mabuti at kilalanin ng Diyos para sa pagdating ng mga propesiyang yan, ligtas na kayo sa kapahamakan. Sa pagkilala natin sa atin pinagmulan. Sapagkat ang salita po ni Amang Martiniano, ang sabi niya po niya, walang maliligtas sa sarili niya, walang makaliligtas sa sarili natin, wala. Kundi ang pinagmulan din natin ang magliligtas sa atin. Yung salita nga ang sabi niya, yung hindi niyo pagkilala, sabi niya, ang inyong pinagmulan, walang makaliligtas sa inyo. Sabi po niya, na ibig sabihin, kailangan kilalanin natin kung saan po tayo nagmula. Yun po ang ibig na ipakaunawa ang katuruan ito sa inyo po para makilala ninyo ang Diyos na makapangyarihan. Kaya, sinasabi ko nga po na ang tao po ay nabubuhay po sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kung hindi kayo maniwala, wala na akong magagawa. Isipin nyo na lang. Dahil kayo may buhay, magagawa ninyo lahat ng gusto ninyo. Kahit hindi ayon sa Diyos, magagawa ninyo. Po. Ngunit kung gawain natin ay naaayon sa Diyos, ang Diyos po ay maliligayahan po sa atin. Ngunit kung ipagpatuloy lang natin ang ginagawa natin na hindi po pa natin nakilala ang Diyos, kahit gaano man kabuti ang ginagawa mo, hindi pa rin may count, hindi pa maibilang po sa ang ginagawa mo na iyan sapagkat hindi mo naman kilala yung andun sa iyo, yung bumubuhay sa iyo, hindi mo alam. Yun ang ligyay iti kapatid da iti nga sursuro. Ma'am, amom o makilala mo yung bumubuhay sa iyo,
ano po ang bumubuhay sa iyo? Si Jesus Cristo ba ang bumubuhay sa iyo? Hindi. Isang ordinya ko nakakabsat, an nga Kristo tinaganda itang biyag, tinaganda data, nga mang bibiyag kanya tayo amin. Ang kapangyarihan ng buhay na yan, sa sinapupunan pa lamang po, kung wala ka ng buhay doon, hindi ka nalalaki, hindi ka nalalabas. Lumabas ka man, masisira ka, patay. Ano yung alis sa Ilocano? Oh, sa Tagalog, ano ang alis sa Tagalog? Yung nakunan. Ah, hindi, nakunan lang yun, naalisan eh. Pero yung alis, hindi kunan na yun eh. Nakunan lang. Ah, yun. Pero kung hindi maalis yung buhay sa loob ng sinapupunan, yun po ang magpapalaki sa iyong katawan. Hanggang maabot ng 9 na buwan o 7 buwan, lalabas ka, buo ng katawan. Tao ka na. May buhay, may katawan, mayroong mukha. Yun po ang sinasabi ng katuruan ito na panata at ano? Pangako. Ayan po ang sinasabi ng katuruan ito. Ang katawan po, ito po ang panata. Ang buhay natin ang pangako na mabubuhay tayo ng walang hanggan. Ngunit ano ang tumupad sa pangako at panata? Sino ang tumupad po sa atin? Wala. Sapagkat ang ipinalit po nila, mamamatay muna bago mabuhay ng walang hanggan. Hindi po, hindi. Sapagkat ang pangako natin sa Diyos, mabubuhay tayo ng walang hanggan, ngunit walang tumupad. O, ngayon po, mai-remind sa inyo, may papaalala sa inyo na mayroong tayong panata at pangako sa Diyos na magkapangyarihan. Gumising na tayo. Gumising na kayo. Tayo. Sapagkat mayroon na po ang nagpapakilala at nagpapaunawa po sa inyo na mayroon tayong panata at pangako sa lumikha po sa atin. Ayan po ay tuparin natin para makamtan natin. Buhay na walang hanggan na po ito. Ang inianyaya po ng makapangyarihan na sa atin, buhay na walang hanggan na. Sa pagkilala natin sa pinagmulan natin, pagbalik niya po, tatanggap ka na ng walang hanggang buhay. Yung buhay po, natanggap na natin. Ngunit yung buhay na yan, mayroon pang hanggan. Sapagkat hindi natin nakilala ang pinagmulan. Ngunit sa pagkilala natin sa pinagmulan natin, mabago na po ang anyo natin. Mababago. Kung ikaw man ay matanda, magiging Daisy Sweet 16 na lang. Sweet 16, Sweet 17, o Sweet 18, o 19. Yan ang gusto mo. Kung ano ang gusto mo sa kanila, yun na ang manatili na anyo mo. Na walang hanggan. Gusto niya ba yun? Hindi na kayo gumamit ng makeup artist. Hindi na. Wala nang kailangan. Sapagkat malilinisan na ng buong puso at katawan. Ang pagkatao natin ay mahubaran na sa katotohanan sa pagkilala natin sa pinagmulan. Sapagkat lahat po ng salita natin na walang pakinabang maaalis na. Kunti na lang ang salita. Po. Sapagkat ang ginamit natin ang daming salita. Puno ang mundo. Ngunit, kunti lang ang may laman. O, kunti lang ang may laman. Lahat ng mga salita na ginamit natin, mas marami po yung may ibabasura. Katulad ngayon, ano ang ginagawa natin? O, siyempre, mamalingki ka, maghanda ka. Pagkatapos yon, wala na. Magproblema ka na naman.
Pero pagdating ng panahon, wala na tayong isipin. Sapagkat naihanda na ang lahat para sa atin. Ayaw nyo ang mabuhay na maging hawa. E kung ayaw nyo, hindi kayo pipilitin. Sapagkat ang sabi na Ama Martiniano, yun lang pong may gusto. Ang buhay na walang hanggan, siyempre, ang yung may gusto kasi, siyempre kilalanin niya ang katotohanan, kilalanin niya kung saan po nagmula. Sapagkat ang lahat po ng tao, sabi ni Ama Martiniano, papatunayan ko naman na totoo na wala pang nakaalam kung saan po nagmula. Saan po kayo nagmula? Yun po. Yun. Ang simple lang salita. Diba? Ngunit simple man, wala namang makasagot. Po. Maliban lang yung nag-aral na dito sa katuruan ito. Ngunit, kahit nag-aral ka na sa katuruan ito, kung hindi mo pa naunawaan, kung talungin sa'yo kung saan ka nagmula, ay hindi mo pa masagot. Hindi pa madiritso na masagot mo na o saan po kayo nagmula. Siyempre, po, kung hindi mo alam, ay hindi mo nga alam talaga. Ngunit, ang mga pasakali ni Ama Martiniano noon, nasabi niya, hindi naman ipinaliwanag eh, pero ang sabi niya, I have been to my love, sabi niya. Pero yun, kung hindi mo unawain yung sinasabing yun, sinasabi ng ama na iyon, na siya po ay nagmula sa dalawang pag-ibig, wala lang, sabi lang niya yun. Ngunit kung limiin mo yung salita, bakit sinasabi niya si Ama Martiniano na siya po ay nagmula sa dalawang pag-ibig? Ikaw, saan ka po nagmula? Likha ka ba ni Kristo? Likha ka ba ni Yahweh? Hindi. Yun po ang ipinapaunawa ni Ama Martiniano. Lahat po tayo ay nagmula po sa dalawang pag-ibig. Kasi yung kailangan yung kasaysayan ng Diyos na liwanag, pag-ibig at buhay, ayun po eh, yung kasaysayan, Diyos yun, liwanag, pag-ibig at buhay. Ang Diyos po ay liwanag, ang Diyos po ay pag-ibig, at ang Diyos po ay buhay. Ayun po ang Diyos na iisa po, tatlong bigkas, ngunit iisang Diyos yun. Sino po siya? O yung nagkatawang tao na Diyos naging tao, si Adan na po yun. Saan po nagmula ang buhay natin? Kay Adan. Diba? Yun ang ginamit. Kung hindi ginamit si Adan, hindi natin makikilala ang Diyos. Makikilala ang Diyos. Sapagkat, ang Diyos po ay walang wangis. Diba po? May wangis man sa Omega na ngayon, dahil may ring, paano matatawag nama yan? Hindi naman tao. O di, siyempre kung tinawag mong ama yung araw niyan, ano ka ba, baliw? Bakit tinatawag mong ama araw naman? Diba po? Kaya nga lumikha siya ng tao. Yun naman ay pinagmulan na ng wangis natin. Kaya nga, kung minsan, natatawa ako sa mga ala o sa mga Muslim na sinasabi po nila na ang Diyos daw nila ay walang wangis. Isang naman sila kumuha ng wangis. Bakit nagwangis tao sila? Ang Diyos naman nila na lumikha sa kanya ay walang wangis. O di, ayun, salita pa lamang, wala nang katotohanan. Di ba po? Sapagkat yung salita na, kung limiin ninyong mabuti, yung salita pa lamang, wala ka nang malalaman dun eh, na katotohanan. Sapagkat sinasabi nila, ang Diyos daw nila ay walang wangis, di ba? Bakit? Saan po sila nagkaroon ng wangis? Saan kumuha yung Diyos nila ng wangis? Wangis tao, para kilala nila yung Diyos nila ay walang wangis na ama. Hindi mabuti. Sa mga reliyon naman, sinasabi nila, ang lumikha sa kanila, si Kristo. Yon ang ano. Si Kristo daw ay hindi tao. Anong wangis ng rod ni Kristo?
Bakit nagkawangis din kayong tao? Eh, hindi naman tao si Kristo. Saan nagmula ang wangis niyo? Ayun na naman. Di ba po? Pero ang katuruan ito, sa amin naman ito, po, ang Diyos po ay hindi po tao. Ngunit ang Diyos po na makapangyarihan ay lumikha po. Di ba po? Lumikha ng Diyos ng tatlong persona na ikinabubuhayan natin. Ang una po ay langit, pangalawa po ay lupa, pangatlo ay si Adan. Kaya kami po ay nagwangis tao po kami dahil po kay Adan. Ang lahat po ng tao sa buong mundo po, ang lalaki po ay wangis ni Adan eh. Sinong totoo? Yung walang wangis, yung hindi tao, o yung nagkatawang tao po? Kayo na po ang magpahalang lumimi o mag-isip po. Kilalanin ninyo kung saan po kayo nagmula. Sapagkat ito lang naman yung paliwanag eh. Wala nang iba. Kung yung salitaan yan, ang ating liliwanagin po, kayo na po yung magsasabi kung ano ang totoo. Yung walang wangis, yung hindi tao, o yung nagkatawang tao ang totoo. Dahil sa kapangyarihan. Tigyan lang kakabsat, iti kayat yung ipakaawat kanya yung munangal daw, sabado kakabsat, iti Enero, itong bigat may kaduwa, kakabsat. Ito yung medya kakabsat nga selebraram iti jay, Happy New Year, iti jay founder ni Mino ni Ama Martin Gano. Sama, namin kakabsat, iti kapan na kayanak na, iti ama nga Ama Martin Gano, January 2, kakabsat. Isumit na ito yung kakabsat, nagkataon mit ang kamua ngem nagkataon mit nga kapsat nga hindi aglandip kakapsat iti puso may kinikapuso na iranamit nga January 2nd kakapsat ito na bigat anniversary mi 40 years anniversary kakapsat manangasi nga Diyos kakapsat kitain nyo kakapsat ang ngarin nga ni ang aming amo ngem nagkataon po. Isa nga, agyaman tayo, iti-iti nga sursuro, babing kadakwada, kapsat. Mama mo tayo, di jepudno nga Diyos, winupudno nga na marswa kanya tayo. Haan nga, kunati Ingles, healthy. Kapsat. Isa nga, amin nga tao nga namati kakapsat, iti na isurat dito nga libro, iso na iti kakapsat nga paniknikan tayon, ibagbagada nga si kamiti healthy, isuda kakapsat, healthy. At siya po kakapsat, awan amuna, kakapsat, iti mang cross examination kanyayo, babayin iti sarita yo, na isurat libro, matalino nga tao, tinagadal iti libro nga, libro Biblia, matalino nga tao, tinagarami iti libro Biblia, matalino met nga tao, tinakaitorpos iti libro Biblia, kakapsat, ngem amin dagita, no aminisin kin panunutin kakapsat, na isurat iti libro Biblia, Hersey, kakapsat, Apay, kakapsat, iyang arot face to face, kakapsat, niyang sasarita tayo, ure iti hinangaan, tibuk mundo, kakapsat, nga ni Elo Soriano, ang napay nga amuti Diyos. Ige palpalawag ng Espiritu Santo, kakapsat, ang naamamu, kakapsat, haan, sayang, kakapsat, Apay, agsipot kakapsat, taadu tinamati kanya na, kakapsat, ngem puro nga may pisok da amin iti abot, kakapsat, luhandang agpanuno. Apay, kakapsat, ngamin, iti kunan ni Ama Martiniano, awan pa'y iti magamamu iti Diyos, malaksid laing kin ni Adam. Kakapsat, panag nga mapaniknikan, iti makaawat, iti pakasari. Pakasari na kanti Diyos. Sorry. Ba nagkakapsat nga paniknikan mo iti Diyos makaawat, igay pakasaritaan iti Diyos. Kakapsat. Apay. Gaming kakapsat, nangadal na kita nga matalino iti libro Biblia. Ngayon handa nga in pakalawag kakapsat, iti pakasaritaan iti biyag. Iti biyag ken itibagi tayo. Kakapsat. Apay ngay, nga handa ngayon palawak. Kakapsat.
Ngimiti da iti nga sursuro, kaabsat, saan man nga naalay iti libro Biblia, takabsat, ngimiti kunana, takabsat, iti personal iti langit, nga ni Ama Martiniano managinod damagan talusi. An naman ngin lawlawak, kaabsat, ngim kunana, masapol kunana, nga amun nyo, iti pakahistoryaan iti biyag, ken iti bagiyo. Tati pakahistoryaan iti biyag, ken iti bagiyo, dahi tati pakasaritaan, iti man nakabalin, nga Diyos. Sino kakabsat tinakaamun, kada kayo, iti pakasaritaan iti biyag, ken pakasaritaan iti bagina. Dahi takakabsat, ti mamaniknik, nga on pa'y makamamun di Diyos. Kada kayo ah, na nagbasa ti libro, kakabsat, libro Biblia. Agyaman kami, kakabsat, ken agyaman kayo ti deti nga sursuro, iti panangayat yung mga mo, na iti nga sursuro, maamuan nyo kakabsat, ti pakahistoryaan, iti biyag, ken iti bagiyo. Da iti met kakabsat nga pakasaridaan, ti biyag, ken iti bagi, ti mangyam amo kanyayo, medyo man nakawaling nga Diyos. Agkanta ako. Mama, I'm